one year namin nagte-taping. As in, nag-start kami till now, ngayon lang natapos. Kaya sobrang happy ko kasi nag-extend ang magandang dilag at tuloy-tuloy pa rin po ang magandang rating at magandang pag-support ako. Opo, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Grabe, alam mo, yung aurahan nyo doon ni Maxine, yung bardagula nyo, tsaka yung Mala Victoria's Secret na aurahan nyo talaga sa stage, reminds us na, wow, talagang you're made for the pageant stage. Ano yung fee? Kasi nire-repost namin yun sa mga Facebook pages at sinasabi namin, okay, na-realize namin why Nicole Budol is meant for the pageant stage. Ang ganda ng katawan, ang lakas ng aura mo. Ano bang paghahanda ang ginagawa mo sa nalalapit mong international competition? Maraming pray. Siyempre, nag-aaral din ako at pinapalakas ko kung saan ako mahina. Alam naman nating lahat yon. At siyempre, gusto ko din na mabuso yung confident ko ulit after nung nagkamali ako before. At sure ako na talagang naapektuhan yung buong pagkatao ko. This time siguro hindi ko na ipapasok lahat ng mga negative na naranasan ko last time. Nakausap ko si Sir Arnold 2 months ago regarding do sa competition mo. Totoo ba hinahanapan ka na niya ng international competition na sasalihan at anong pageant itong sasalihan mo? Actually meron na, inantay ko lang na siya yung magsabi kung alin. At hindi ko sure kung this year ba o next year. While waiting, anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Yung mga guesting pa rin po natin sa GMA and also mga promo sa mga piyesta-piyesta po. And marami po kaming mga province na pinupuntahan ng buong cast ng Magandang Dilag. At paikot-ikot po ng mga guesting po, like Silka po. Speaking of Silka, anong pakiramdam mo? Judge ka na ngayon. Dati kontesera ka lang, nananalo ng special award. Ngayon, ikaw na ang mismong namimili kung sinong mananalo para sa pageant na to. Actually, dami ko pong na-realize habang nagja-judge ako na hindi po pala madali ang nando na ikaw yung namimili ng mga candidates. Kasi alam ko na dyan ako galing, alam ko na nakikita ko yung sarili ko at dapat pala talagang almost perfect ka. As in, pagbuhusan mo ng buong buhay mo, kung ano man yung gusto mong gawin na pag nasa stage ka na. Kasi ayun yung makikita at makikita ng judge na once na magkamali ka, sa 10 tama mo, isa lang yung makikita nila. Ano masasabi mo sa bagong crown, Binibining Silka 2023? Sobrang deserve niya. Talagang perfect package siya, kumbaga. As in, beauty, brain, body, and talagang supporta din sa kanya ng mga tao. Nakikita natin lahat. Feeling ko dapat siya yung mag-advise sa akin. Actually, dapat be humble. Dapat marunong pa rin tayong tumanggap ng mga pangaral ng ibang tao. Dahil kahit gaano kakataas, titingala ka pa rin at titingin ka pa rin sa baba. Dapat nananatili pa rin nasa baba ang paa mo, nasa lupa ang paa mo. Kaya ako, proud ako sa lahat ng mga babaeng sumasali even hindi nananalo dahil doon mo makikita yung confidence ng isang buong pagkababae ng tao. Bilang Binibining Silka, paano mo inaalagaan ang iyong kutis? Ligo lang, 3 times a day. Ligo lang, ganyan. Siyempre, Silka, ito sure ako na talagang buong pamilya ko before talagang gumagamit ng Silka. Yung papa ko color green, ako orange, tapos yung lola ko orange. Talagang before pa talagang gamit namin Silka. Kaya thank you so much Silka family. See you next year Silka. Magiging part ka ba ng finals night sa Grand Coronation Night? Yung hindi natin alam. At itatanong natin yung kay Sir TJ. Sir TJ, pasok. Hindi natin sure. Oo naman, andyan pa rin yung pag-support ako. Pero yung time and date kung kailan, hindi ko pa alam kung makakasama ko. Ano sa iyo yung tunay na kahulugan ng magandang dilag? Yung pangkalooban mo, kung paano ka mag-approach ng tao, kung paano ka mag-spread ng love, kung paano ka mag-spread ng positivity sa ibang tao. Kasi na-adapt nila yun eh. Tapos i-spread din nila sa ibang tao. So, magiging
happy lang, good vibes. Sabi nga ni Gigi Robles before, good vibes lang para bongga. Pag nega, tsakan. Eh, malapit na rin lumaba ng isa mong ka-beauty queen na si Michelle B. What's your message to her? Alam kong kaya niya yon. Siyempre, ka-beauty queen ko siya, ka-GMA artist ko siya, ka-sparkle. At sobrang alam kong kaya niya. Alam kong hindi ako yung tao na makakapagsabi sa kanya ng mag-advise ba. Pero andito ako para sumuporta sa kanya. At buong puso na binibigay ko ang pagsuporta. Sana lahat tayo mga Pilipino dahil nire-representa niya. Hindi lang yung siya, kundi buong Pilipinas. Sana walang hilahan pa baba, guys. Ano naman masasabi mo sa mga fans? Kasi nga, balik tayo doon sa magandang Dilag showdown mo with Maxine. Ano masasabi mo sa mga fans na wini-wish pa rin na makita ka pa rin na sumali sa MGI Philippines balang araw ulit? Sorry. Sa akin, support ko isang karangalan na makasama ko, makahilera ko man lang sila Miss Bianca Manalo, sila Maxine, sila Ate Maxine Medina, na congratulations sa bagong kasal. Sobrang happy ko kasi parang dati pinapanood ko lang sila. Ngayon, naihingihan ko sila ng advice and kung paano yung approach ng budget talaga. And also, ang dami kong natutunan sa kanila yung time nila sa time ko ngayon. Kaya happy ako kasi nandyan sila para supportahan nila ako. At ano yung ano doon, yung sinabi mo kanina na... Anong advice? Example na advice na binigay nila sa'yo? Enjoy mo lang. And buong puso mo ibigay kung ano yung dapat. Tsaka kung sasali ulit ako, sasali ako kasi may crown po ako. Gagawin ko po kung ano po yung obligasyon ko. Siguro yung na-misinterpret lang talaga dun ng mga tao, yung na-cut ng video na na-upload ko before na yung I'm signing off. Sabi ko naman is talagang ibibigay ko muna yung obligasyon na dapat kong gawin bago ako tumigil. Kasi para, bakit ako sumali? For para umistop ako? Hindi, para ipagpatuloy pa rin. So, may makuha pa rin silang inspirasyon para pagpatuloy nila yung mga dapat nilang magkakas. Speaking of inspirasyon at kagandahan, sino ang top 3 mo na pinakamaganda para sa iyo? Artista man o beauty? Magsasabi ako lang na yun. Yung nasa-shock na sa starstruck kapag nakikita mo? Siguro, pantay-pantay lahat ng artista. Bilang isang normal na tao lang din naman ho ako until now po. At na isang karangalan, nakakasama ko yung mga artista na pinapanood ko lang po dati. Lahat po sa kanila talaga, even lalaki hanggang sa babae, boy, bakla, tomboy, talagang nakaka-shock po na makasama ko sila. Kasi from Squamy, na talagang dun lang ako sa Doña Aurora Poblacion, ibaba, dulo, pangalawang tulay, Slaughterhouse. Nakasama ko po silang lahat. Isang karangalan na po yun para sa akin na makabilang ako isang GMA artist or maging isang spark. Sa GMA, sino yung tatlo magandang babae na artist? Hindi po ako makapagbigay kasi lahat po silang maganda. Sorry po pero siguro lahat po talaga, wala akong lahat na starstruck ako, lahat na amaze ako, lahat nababanguhan ako, wala pong lahat halos sa kanila lahat. Hindi naman ako mapanglahit na tao. Pero talagang marunong lang po ako mag-appreciate ng mga ganda, miski kahit anong beauty meron ka. Ganyan din ba yung sasagot mo? Kung sino ang tatanungin ka, sinong gusto mong kasunod na makapareha pag natapos yung magandang Dilag? Kasi for sure may follow-up yan, ang lakas ng success ng Dilag. Na kung sino makapartner ko, lalaki? Oo, or kahit sino? Tinatanong ako, yes, kung sino yung mga gusto kong maka-line up na makapartner, pero hindi pa rin po ako yung magdi-decision nun. Siguro, nakadepende na yun sa GMA. Pero kung papapiliin ako, mamimili ako, syempre. Oo, sino? Syempre yung crush ng GMA talaga, si Alden. Si Alden. Even before pa talaga si Alden. Pero sa channel po, si Daniel Padilla. Oo. Ayan. Ano yung dream role mo? Ano yung dream role mo after magandang Dilag? Lahat po, dream po talaga eh.
ina-appreciate po talaga ako, even small things po na dumadating sa buhay ko, ina-appreciate ko po siya. Kaya kahit ano pong dumating sa akin, thank you sa lahat. So hindi ko alam kung ano ibigay sa akin. Kung ano man ibigay sa akin, panibagong challenge na naman po yun. Ayun po yung harapin ko at doon po ako matuto. Ngayon kasi may dalawang transgender woman na sasali sa Miss Universe. Anong masasabi mo dito? Good luck. Happy ako kasi yun yung naging decision ng Miss Universe na talagang i-open na sa lahat. Wala nang kahit anong gender, wala nang age, or sobrang open na. So, ibig sabihin lang nun na pantay-pantay ang pagtingin sa lahat ng lahat. Yun lang, maraming salamat. Now that you've done it, both comedy and drama, saan ka mas komportable gawin? Feeling ko sa kung ano yung lumalabas sa akin. Kasi hindi ko rin alam kung kailan ako nagpapatawa. Hindi ko alam kung kailan ako nagdadrama. Hindi ko alam kung kailan ako... Totoo yun. As in, lumalabas lang siya dun sa mismong eksena namin during taping. Pero hindi po ako yung ina-act ko talaga siya. Hindi eh. Kusa siyang... sumasabay lang siya sa akin. Sumasabay lang siya sa akin. So hindi ko alam kung saan ako magaling. Siguro mga tao po yung makakapagsabi po. At siguro GMA po makakapagsabi. Kung saan po nila ako lalabas, siguro doon po ako magaling. Merly, message na lang as last question. Sa mga fans mo na walang sawang sumusuporta sa'yo kahit saan ka pumunta. Wala po akong ibang masabi kundi maraming salamat, mahal ko kayo, at sana wag po kayong magsawa sa akin kasi lahat ng bagay na ginagawa ko po araw-araw, pinag-iigihan ko po para din po sa akin, sa pamilya ko, at para po sa inyo lahat. Maraming salamat, Arlene! Good luck! Thank you!